Anong klaseng freedom of expression ang ipinapakita sa video na ito? Sa tingin nyo ba ito ba ay karapat-dapat? Sa tingin nyo ba ito ba ay tama? Kasi para sa akin, ginagawang katatawanan ang hindi dapat gawing katatawanan. Nakita mo yung mga tao, sayang-saya. Pero siguro naman itong mga nandito, hindi naman siguro yan basta mga tao lang. May mga pinag-aralan yun. Di ba nila nakikita ngayon itong klaseng ginagawa? Ito ba ay dapat pagkasayahan? Ito ba ay dapat katuwaan? Ito lang ha, pag-usaping religion, wala tayong pwedeng sabihin tama o mali. Pero pag ang religion ay iba ang kung paano ito ginagawa, ito ay may masasabi tayo. Katulad nitong isang video na mapapanood niyo. Ito isang, actually this is not a practice ng tawag nito. Hindi ito isang religion na ginagawa, kundi isa itong party na kung saan itong isa ay nagbihis imahe ng isang paniniwala sa Kristyanismo. Dito sa video makikita nyo na parang para sa atin na nasa sa inyo kung paano nyo intindihin kung paano ginagawa ang ganitong klaseng practice o ganitong uri ng kasayahan. Ako, sa totoo lang, hindi ako natuwa sa video na ito. Kita mo? Parang ginagawang katatawanan, uuri ng kasayahan, ang isang imahe na pinaniwalaan ng mga Kristyanismo, ng mga Katoliko. Dahil obvious naman na ipinapakita dito ang imahe ni Jesus na ginagaya ng isang drag queen. Ang hindi lang maganda dito ay kung paano niya ginagawa. Although trending to, marami itong mga nagbumabatikos, maraming pumukot siya nito. Pero para sa akin, lahat tayo may freedom of expression. Pero for this time, sa masasabi ko dito, anong klaseng freedom of expression ang ipinapakita sa video na ito? Sa tingin niyo ba, ito ba ay karapat-dapat? Sa tingin niyo ba, ito ba ay tama? Kasi para sa akin, ginagawang katatawanan ang hindi dapat gawing katatawanan. Kita mo yan, no? Oh, di ba? Yan. Sa tingin nyo ba, okay lang ba ito? Sa tingin nyo ba, tama ba yung ginagawa ng mga ganito? Di ba? Parang yung mga tunog at yung mga hiyawan, kala mo, ewan, basta, yung mga ganitong uri eh hindi dapat natin ginagawang katatawanan, hindi natin dapat ginagawang parang practice para sa kasayahan lamang. Dahil ang paniniwala natin sa ating Panginoon ay hindi dapat ginagawang katatawanan. Ito ay nilalagay sa tamang lugar. At ito para sa akin ay hindi dapat ito nilalagay sa ganitong posisyon. May kaparusahan sa mga ganito. Huwag sana natin gayahin yung mga ganitong uri. Dahil hindi ito uri ng kasiyahan eh. Para sa akin, uri ito ng kabastusan. Di ba? Basta. Parang, ewan. Sa dinami-rami ng gustong gawin, bakit ito pang pinili? Kita mo yung mga tao, sayang-saya. Pero siguro naman itong mga nandito, hindi naman siguro yan basta mga tao lang. May mga pinag-aralan yun. Di ba nila nakikita ngayon itong klaseng ginagawa? Ito ba ay dapat pagkasayahan? Ito ba ay dapat katuwaan? Tapos pati sila sumasabay pa. Oh. Sumasabay sa mga awitin na hindi dapat pinapaktis sa ganitong uri ng pagtatanghal. Sagrado ang awit na ito. Ito ay the Lord's Prayer. Pero the way kung paano nila awitin at kung paano nila i-execute sa isang lugar, di ba? Ayan. Pero ang totoong maghahatol ay yung nasa taas. Kaya para sa atin, sa mga mata ng tao, lahat tayo may mapupuna. Pero para sa akin, mapuna ko man ang video na ito ay dahil sa hindi kaaya-aya
At sana ito ay matigil ang ganitong klase na kung gusto niyo lang ba ng atensyon, ay huwag niyong gamitin ang uri ng relihiyon para gawin niyong pangkasayahan. Maraming paraan para ipalaganap ang mensahe, pero hindi sa ganitong pagkakataon.